fucking date someone in the industry. The way he talks, it's not gentleman. Para masabi mo yun na, huwag mo i-judge yung mga artista. Malaskas pa pala datingan yun eh. May attitude problem ka. Malaki yung ulo mo. Artista ka, tapos gagawin yun. Hindi pati ikaw, huwag ka rin jowain kasi artista ka eh. Alam ko na sasabihin ni Julia na mas maganda siya. Alam niyo, immature na. Parang sasabi nung nagko-comment, pakit yung bagong jowa ni Joshua. Sometimes talaga wala sa ganda yan eh. Nasa pera. Hindi pa sila sawa sa isa't isa. Ang sausaw nung nakaraan, break na. Na sila. Oo. Pero, haka-haka lang pala natin yun. Hindi pa nga talaga ng mga tao na publicity lang ng movies. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausawera with a heart. What's up mga kasausawera at kasausawera? Ito na naman ulit tayo sa panibago nating episode ng Sausawera Vlog. At syempre, nag-enjoy itong mga kasama natin ng aking mga beshi boos, mga FFF. Ito na po ang ating bagong-bagong Sausawera at Sausawero ng taon. None other than JC Parker Aguas, of course, Counselor. Counselor JC Parker Aguas, and of course, mi FFF, Jack Conway Meyer Hofer. Hello everyone, team Buksan amazing. Buksan mo na! Buksan mo lang ano. Sa mga hindi nakakilala, hindi ko pala na-introduce ko. Dati po siyang sa ano, Deal or No. Kay Chris Aquino, kay Miss Chris. So pakita mo yung buksan mo na. Masaya ako. Masaya ako. Labanan. Ay! Teka lang! Hindi siya mukhang matalbog. Ikaw, Ben. Ang bango-bango ng bulaklak. Bulaklak! Yung mga update! Go! Basketball! Ang bulaklak! Papasok ang reyna! Ang saya-saya! Bumtiaya! Bumtiaya! At kasi ako rin magpapangalo ba ako? Ay! Kasi ano? So ngayon, huwag na tayo magdaldal. Ito na, huwag natin patagalin. Ito, ang ating sasausawan ngayon ay walang iba kundi si Marcus Patterson at syempre ang kanyang ex-girlfriend na si Janella Salvador. I like Janella, she's so pretty. Yes, I really Valentina, I love her. Janella Salvador confirmed that she is now a single mom and split with Marcus Patterson in her recent interview with Bernadette Zambrano's YouTube channel. Sabi ni Janella, being a single mom, talagang nilalaban ko yun. At the end of the day, alam kong kaya ko naman siya as much as I love the people around me who are always there to help me. At ito na nga, Marcus Patterson may pasaring kay Janella Salvador. At ito yung ating nasausawan ngayon. Nasausawan ko na to eh, yung issue ni Janella Salvador and ni Marcus Patterson as, yun nga, nag-separate na sila. Pero may bago tayong sasausawan dahil nag-post si Marcus ng Wait, bago yun, no? I just want to commend all the single moms out there. Grabe. Saludo po ako sa inyo. Okay, go. So ito, sabi ni Marcus Patterson, on lessons from past relationship, natanong kasi siya, sabi niya, never fucking date someone in the industry. Laban si Koya. Oo. Ito pa sabi niya, huwag niyong ikat yan. Seryoso ako dyan. Sa lahat ng mga manonood ng batang artista o gustong mag-artista, huwag kayong mag-date ng ibang babaeng artista. Napanood ko yan sa, I think sa vlog yata yan eh. Meron silang vlog. Artista din siya eh. Oo. Pero kasi siguro siya, yung girlfriend niya kasi diba, child actress kahit papano. Tapos siya diba bago lang siya. Nung nakilala niya si Janella. So? Yun ang hindi natin alam. Bakit niya nasabi yun? Kaya natin sasausawan ito. Grabe, para masabi mo yun, I just want to say, artista ka din, trabaho mo yan. Huwag mong i-judge yung mga artista. Hindi porket artista ka, may something na agad. Yung pagiging artista, it's not who we are. It's correct. Our job. It's our work. Diba? So bakit kailangan idiin yun? Kung ano man yung naging problema yung mag-jowa, hindi yun sigurado dahil artista siya. Sigurado yun dahil may problema sila. Diba? Or baka may problema si Guy din. Kasi the way he talks, I think hindi medyo palaban din eh. Oh, hindi. For me, it's not gentleman to say those things. Especially na kagagaling mo lang sa isang breakup with artista. So for sure, yung message niya yun pertaining to Janella Salvador. Kasi sino lang ba naging ex mo dito? Diba? Artista ka, tapos gagawin. Hindi pati ikaw, huwag ka rin jowain kasi artista ka eh. Hindi. Dito naman kay Marcos, in fairness naman to him, baka talagang na-hurt yung lolo mo. May pinagdadaanan. Oh. Kaya ganyan magsalita. Kasi sometimes magalit tayo, ganyan talaga tayo eh. May mga masasama tayo na sasabi na we don't really mean, right? Oo. Pero yun nga, syempre, sabi nga, di ba? Think before you click. Yes, tama din, no? So, I believe, think before you speak, kasi sinabi niya yan eh. Oo. So, yun, dapat hindi talaga niya sinabi yan. Don't sinabi yan. Statement. You're also in the industry. So, basahin natin yung mga comment. Sabi ni Kasausawerang Thea Arcaya Camila, feeling mo naman, ha ha ha. O yan, mababash talaga
siya kasi hindi talaga maganda yung comment niya. Si Janella, nung nasausawa namin siya nung nakaraan, wala naman siyang sinabing against eh. Dun, oo, sa ex niya. Parang sinabi niya lang, she's enjoying being a single mom and she really wanted na parang hands-on talaga sa anak niya. Kahit na meron siya mga helper dyan or help with other people. Tapos ito naman sabi ni kasausawerang Gina Nicole, lesson learned, respect your child and be a good father. Kung hindi man kayo nagkasundo ng partner mo, never ever badmouth or share your story online to protect your child. Exactly. Diba? Ayun na, tapos na po tayo. Next topic na. Okay. Sabi natin to. So, ito naman. Sabi ni kasausawerang La Rabil, hi, hindi talaga deserve ni Janella ang isang taong katulad mo. Ang ganda-ganda ni Janella, kaya hindi kakawalan. Hanapin mo yung katulad mo. Yun ang tatagal sa'yo. Ako naman, feeling ko they're too young kasi. Oh, kaya talaga. Kulang pa rin sa experience. Kaya medyo mapusok pa yung mga bata magsalita or do something. Pusok naman. At saka, for sure, may, ayun nga, hurt. Sabi nga, hurt people hurt. People. Tama ba yun? Hurt people, hurt people. Yun. Sabi ni kasausawerang Wendy Osorio Somera, malaskas pa pala datingan yan eh. Matapos pakinabangan, magbibitiw ng mga salitang hindi ka nais-nais, hambog kang tunay. Hindi naman siguro. Ako, feeling ko, let's not judge Marcus Patterson, although we cannot blame other people na i-judge siya kasi nga, sa statement niya, ang pangit talaga. Nagmura pa siya eh. Eh baka kasi ganyan siya magsalita talaga. Alam mo naman mga America, amboy, ganyan din naman talaga magsalita. So, ito naman, sabi ni attorney. Si attorney, kumukomment. Sabi ni kasausawerang Anix yun. Ayaw lang naman niya, kasi nga, yung ibang artista, ayaw talaga ng kapwa-artista mag-asawa. Dahil sa busy, walang time. Yung comment, grabe, hambog na kaagad. Di ko gusto ang lalaking to, pero naiintindihan ko ang point niya. Kaya pala magulo ang Pinas dahil di magkaintindihan ng mga tao. Tama naman yan. Pero, para dito sa akin na, yung kapwa-artista, ikaw nga artista ka, dapat mas maintindihan mo yung, kasi trabaho niya to. Mas magigets ko kung medyo magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan yung hindi artista at artista, kasi hindi niya alam yung trabaho ng dapat same. Pero dahil sa pareho tayo ng trabaho, dapat alam mo na yung oras natin, ganito, yung mga tapings umuumaga, yung mga ganun, di ba? Being we are in the same industry, dapat mas naiintindihan nila yung isa't isa. Or pwede kasi hindi na rin related sa pag-artista. Because pwede kasi ganito ha, hindi ko sinasabing lahat. Kasi di ba, pag-artista ka minsan may attitude problem ka. Malaki yung ulo mo. Prima donna ka. Hindi ko sinasabing prima donna si Janella. Hindi naman nasa pagka-artista yun eh, dahil sa ugali na ng tao. Ayun nga, so siguro naidikit niya lang. Kasi nga di ba, minsan tayo mga artista, privileged ta. Feeling ano tayo, entitled tayo eh. Hindi ko sinasabing feeling entitled si Janella ha, pero pwede kasi naididikit yun. Like kunyari, like ako nung before, nung bago-bago ako nag-artista, yung parang ko, mas ano ko dito ha. Nagkakaroon ka ng parang konting attitude dun sa partner. Na parang, hey, mas ano ako sa'yo. Parang ganon. Pero hindi ko sinasabing ganon si Janella. Pwede rin kasi hindi talaga yung sa work. It's because of the attitude na idikit lang talaga. Pero syempre, para talaga malaman natin kung ano talaga yun. Sabi nga ulit ni Rico, come, let's join us. Si Rico, no? Si Rico, banggit na banggit every ano. Sikat na sikat. Ito na, sabi ni kasausawerong Walter Tabuyan Alcantara. Parang wala kayong pinagsamahan. Chill, bro. You should respect the woman who bore your child. Yes. Never say something out of anger. Yeah. Regret is forever. Totoo yes. That's what I'm saying. Oh. Ang mga salita talaga, mas nakakasakit pa minsan eh. Oh, oh. Words can kill you and can... Oh, what? Ano isa? It can kill you. Ang salita pag binitawan, hindi mo na mababawi yan. Yeah. Oh, oh. Ang nababawi lang, yung mga regalong binigay sa'yo ng mga jowa mo. May kilala akong ganon. Yung kaibigan natin, niregalo ng niregaluan, tapos binawi. Binawi. May naghiwalay. Oh, kapal na mukha. Charot! No, sige, ito na. Sabi ni kasausawerang Bella Stark, insecure sa career ni Janelle. Pwede rin. Mangyayari talaga yun. Kapag kunyari, mas maraming project yung isa. Tapos yung isa, nga, magkakaroon talaga ng... Nga kasi eh. Oo, nga. Eh, lalo siyang nga ngayon. That's a statement niyang yan. So, eto. Sabi ni kasausawerang assured you, ayaw sa kanya ng mother ni Janella. Simulat sa pool pa lang, mother knows best, ika nga. Hindi ko alam yun. Naayaw. Akala ko dati gusto kasi di ba nagpunta pa nga yung mom niya sa UK ba yun? Nasubaybayan ko yung ano niya. Meron naman talagang ganyan. May kilala ko din. Celebrity din to. Nag-aaway sila lagi ng in-law niya. Hindi siya gusto. Di ba only girl si Janella? Oo. O ganun din yung kaibigan ko. Only anak. Hindi ko natin kasi. Syempre, only anak siya. Kaya lagi yung napang-asawa niya. Meron sila lagi. Nagsisumbong sa akin yung girl. May friction sila lagi nun. Kaya nga diba, sabi, kapag nag-asawa ka na, kailangan mo talagang bumukli. Live and cleave. Oh, yeah, live and cleave talaga. Pero di ba kasi sila mag-asawa? Ay, di ba mag-asawa? Hindi sila kasali. Pero the mere fact na nag-live-in din kayo, may anak na kayo, hindi ko sinasabi tama rin, talaga mag-live-in na syempre hindi tama yun. Pero may anak na kayo, magsama kayo, huwag na kayong tumuloy dun sa bahay ng parents. Pero hindi sila kasali. Doon ba sila? Doon ba sila? Pero hindi naman natin alam. Hindi natin alam. Sinabi lang nito ni ano, ay naku, ewan ko ba dyan, bakit naka sinabi yan? Charot.
So, ito na nga. Last comment. Anong dapat matutunan sa relasyong Janela and Marcus Patterson? Huwag padalos-dalos sa mga salitang binibitawan. Tsaka sa buhay. Huwag padalos-dalos sa buhay. Nanay ng anak niya yan eh. Anong pa man na mangyari sa kanila? Nanay ng anak mo yan. Darating ang panahon gusto mong dalawin yung anak mo. Paano kung ayaw sa'yo padala o dahil sa mga salitang binibitawan mo? Diba? Ako, I pray na magkaayos pa sila. Kasi sayang naman. Bata pa yung baby nila. Diba? May chance pa yung magkaayos eh. Hindi, tsaka para sa anak na lang nila. Oo, kaya pa yan. Pray din yung mga nakapaligid sa kanila. Importante din kasi yung mga nakakasama mo that surrounds you. Oh. Yung bibigyan ka ng magandang advice. Itong dalawang batang to, talagang bagets na bagets pa ata sila. Kailangan nila ng madaming guidance. Guidance talaga. Truly. So, ito invite naman nyo kami sa buhay nyo. Sabi nga ni Rico, come, let's join us. We want to join in your life. Charo. Okay, next ito, topic. Sabi, ito naman, grabe ito. Ang hot nito. Oo, gusto ko siya. Yung mga TikTok na yung... Ito, medyo pa ano. Alam mo yung... Payami? No, payami. Ito, social tayo. Trap thirst. Ay! Diba? Ano yun? Diba naman ito? Siya yung laking New Jersey. Hindi alam yung... Girl, matagal na ako sa Pilipinas. Parang... tinatrap thirst mo yung... Ah, gets, okay. Papathirst ka dun sa... Ano ba? Ano ba? Ganun siya. Yummy. Eto na nga. Naging trending na naman siya dahil si Joshua Garcia. Napos na ang pila. Kapamilya star Joshua Garcia and vlogger Bella Racelis continue to fuel dating rumors after the actor shared on his Instagram photography account a reel featuring snaps he took of the YouTuber. Oh. We're happy for them! Deserve ni Joshua yan, di ba? He deserves to be happy. He seems to be like a nice guy. He's correct. A good actor. And yung issue nila ni Julia, ang galing niya, hindi siya nagsalita. Sabi niya, yan ang totoong gentleman. Yes, he wants her to be happy. Mm-hmm. Alam mo yun, pinakita niya, he's a real gentleman. Yes. So, Joshua, I wish you all the best. Be happy. You know, pwede ba rin akong dalawin din siya? Bilang ate. Bilang tote. Reminds me of John Lloyd Cruz. Yeah. Siya talaga, yung parang siya talaga yung inaano si John Lloyd, di ba? Even Boy Next Door. Ay, si John Lloyd ganyan din, di ba? Gusto ko na maging friend. Hindi siya pala sagot sa issue si John Lloyd, no? Oo. Ganyan na ganyan, gentleman. Siguro same sila nang nag-train. Meron ako napanood. Yung okay, dalawa nagsasatawa kayo magsalita. Meron ako napanood. Nagkakatlangge. Meron ako napanood. I'm excited. Ano pa doon mo? Ayan, nakalimutin. Tuloy yan. Dal-dal mo. Basta si Josh. Hindi, meron ako napanood isang show ni Joshua. Ang galing niya umate. Napabilib ako sa batang to. Yung kapartner niya si Julia Barreto doon. Hindi. Pwede good siya niya. Magaling din siya doon. Pero isa, ano ba yan? Lalo pa. Muna isip. Ano ko kaya yata yung sila. Tatagal lalo yung oras. Okay, sige. Makikat. So, ito naman sabi ni Kasawsawero Navarong Kim. I don't see anything wrong with this. Every girl, women deserves to be loved. Yes. Happy here. Yeah. Let's be happy for them. Ayun na correct. Yun. In-announce sa Manila na sila o wala? Nag-post lang ng picture. Kahit hindi or in-announce, happy tayo. Correct. We should Joshua, be happy. I'm happy for you. So, ito naman sabi ni Kasawsawero Andy Katapang. Panis, mga susuhan na chicks. Flat talaga hilig namin mga pogi. Grabe naman sa... Grabe na kayo! Buti na lang hindi tayo flat-chested. Hindi nga. Gusto nga daw niya yung mga flat-chested. Oo, tayo. Lahat tayo. Lahat tayo. Hindi, wala sa flat at ano yan. Wala yan sa laki or sa liit na sa performance. Nasa gilingan yan, boy. Mas talang laki. Ano talaga to? Ano na ng show na to? X-rated. Rated 18. Ito talaga si Viva at Vince. Rated 18. May giling. May pinag-uusapan na. Giling-giling. Kasi yung sumayo kang giling-giling kanina. Tsaka yung mga softball girl. Tignan mo kami medyo ano. Aba, syempre. Ikaw, ano to? Girl, this is my show. And this is me. Kailangan talaga lagi akong sexy. Ayun na nga. So, ito na nga. So, wala na. Ngayon lang yun ang sasawsawa natin. Magpasa tayo ng comments. Sabi ni Kyrish May Fernandez Tales, Juswa! Juswa! Bibigo! Ito pala talaga ang mga flat. Tara dito. Juswa. Feeling ko nagpapatawa na lang yan. Juswa, bibigo. Cute nga eh. O, ito naman. Sabi ni Kasawsawera, Cherian Lalo Mengolio. Alam ko na sasabihin ni Julia na mas maganda siya. Wah! Alam very nyo? Very immature na. Oo. Wala naman talaga sa ganda-ganda yan. So, parang sinasabi niya, pangat yung... Grabe mga tao talaga. Hindi mo naman i-comment. Hindi mo naman sinasabi ka. Parang sinasabi. Parang sinasabi nung nagko-comment, pangat yung bagong jowa ni Joshua ngayon. Tingnan na natin yung mukha. Hindi, si Bella. Nakita ko siya sa TikTok. Hindi naman. Ah, talaga. I-research natin. Dude, ay, ito. Bakit iba yung nasa isip ko? Hindi pala. O, yan tayo. Morena. Morena. She's Morena. Okay, she's pretty.
Oo. Cute naman. Totally pero different syempre, sila ni Julia. Syempre, si Julia Tisay, ito morena. Pero so, parang beautiful. Yung smile niya. I like her smile. She looks so, ano, parang inosente. Oo. Parang pero if I will be honest, syempre maganda talaga si Julia. Julia. Iba yung beauty ni Julia. Pero maganda rin siya. Oo. Parang tayo, iba-iba yung mga beauty natin. Mm-hmm. Ganon. Favorite niya kasi si Julia. Kaya I like Julia talaga eh. Sabi ni kasawsawerang Inday Macaria, beauty and brain, tapos mayaman pa. Go, Josh. Kaya. Sometimes talaga wala sa ganda yan eh. Nasa pera. Nasa ano talaga brain. Then, charot lang. Misa wala rin sa brain. Nasa spark talaga yan. Oo. Pag may spark, no? Kahit ano itsura, no? Oo. Sabi ni kasawsawerang Doreen Goy Abando, mas maganda si Darna, mas bagay kayo. Actually, gusto ko silang dalawa. Jane tsaka si Joshua, bagay silang dalawa. J and J. May chemistry sila. Oo. Pero syempre, wala naman tayong magagawa kung sa in love si Joshua dun sa YouTuber, diba? Gano'n naman talaga. So, sorry na lang. Kaya naman, ang susunod nating sasawsawan, ito, si Gerald Anderson. Pero kasi, may bago na naman. Oh, ang sawsaw nung nakaraan, break na. Break na sila, oh. Pero, haka-haka lang pala natin yun. Hindi pala, hindi pala true. Publicity lang ng movies. Charot! Kasi parang tinagwapo si Gerald dito. Nung bata siya, gwaping siya. Siyempre, pag tumatanda ka, nag-iba yung tsura mo. Pero hindi, mas gusto ko siya ngayon, mas matured. Oo, kaysa dati na pakit-cute lang, gano'n. Mm-hmm. Kasi dati si, ano siya yun, Bonjing ba yun? Sino ngayon? Si Budoy. Si Budoy pa, Bonjing. Pero ngayon mas ano siya, oh. Sabi, Julia brought along boyfriend Gerald Anderson to their family dinner last weekend. So, sila. Okay. Sila pa, ah. Oh, happy family, okay. Correct. I'm happy for them. Oo. Alam mo, close, I'm happy for them. Liza May Grafil. Parang yung mama ni Julia at si Gerald yung mag-partner, ha? Pati, grabe. Bakit? Eh, wala. Feeling nila, baka pinagkamala nila si Gerald to. Kaya, ang engot. Pinagkamala nila si Gerald yung kapatid. Oo. Oh. Ate Liza May Grafil. Bali ka dyan, ang nakayakap yung anak. Kakaloka ka. Talaga, may pagka, minsan, hina ang reading comprehension. Ito naman, mahina ang sight. Sight. Ano? Yun na yun. Yun na yun. Ang paningin na lang. Oh, paningin na lang. Ang paningin. Hindi ko nakita. Oh, sabi ni kasawsawerang Judith Jobson. Hindi pa sila sawa sa isa't isa. Grabe. Kasi sila pa rin eh. So, alam mo naman, di ba, ganun yung panga talaga ng mga tao na nag-comment ano, ng negative sa isang relationship. Okay. Ano? So ito, sabi naman ni kasawsawerang Rachel Dulnuan, tama yan sa gilid na lang para madali ka makat if ever maghiwalay kayo, Char. Totoo yun. Sino yung nasa gitna? Gilid nakakrap. Sino nakakrap? Oo. Kaya ayoko talagang pumupeso sa gilid. Eh. Gusto ko lagi ako nasa gitna. Oo, na sinabi mo yan. Sige. Pero alam mo, yung napansin ko ngayon, yung mga topic natin puro sa single. Kaya mas onti mga nasabi natin ngayon. Oo, hindi tayo relate. Bakit never ba kayo naging single? Hindi, pero naging single kami. Parang ano na, pambata na for us. Hindi, medyo, oo, medyo bata. Pambata for us yung mga issue. Ano naman yung message ninyo sa kanila? Una-una na kay Joshua, magpakilala kay Ate JC. Hindi. Ang message ko sa kanila is, you guys are still young. Yes. Alam niyo, mga bata pa kayo para maging final o definite lahat ng mga decisions ninyo. Lalo na dun kay Janela at kay Marcos, you know. Yun nga, huwag padalos-dalos ang mga sinasabi. Words can kill, words can hurt, and you cannot take back whatever you said. So, sana, just be careful with what you say. And kay Joshua, be happy. You deserve happiness. Kay Gerald and kay Julia, go. Live your life. And pray for your relationship. Kahit hindi pa kayo kasal, you have to start praying. Oo. Dahil, i-deadmahin nyo lahat ng comments ng mga tao. Ang importante yung kayong dalawa. Nagkakaintindihan kayo on and off the camera. At dahil dyan, natapos na naman ang ating sawsawan issue. And ito yung pinaka-last day ninyo. Maraming salamat. Ayaw mo balik sa tayo. De, kayo ang pupunta sa amin. Yes. Kayo ang pupunta sa amin. At dahil dyan, natapos na naman ang ating sawsawan issue. Yes. Kaya naman po, please subscribe, like, and share our sawsawera vlog. Di ba mag-promote ulit? Yes, syempre. Rejuva Pampanga, Rejuva Tarlac, Rejuva Estetica. Yun lang po. Thank you. Couple power. Sino si Rejuva Estetica? Rejuva Tiyo. Rejuva Aesthetics Laser Center tayo. Rejuva Aesthetics Laser Center. Hindi alam yung pinapromote. Instagram po at brandville_by_jacklis. We sell mga luxury items and whatever, mga kung anik-anik. At Skin by Ludisha at SM City, Caloocan Grand Central. Our YouTube channels, Team Amazing, Meyer Ho Forever, PBA Moto Club, Queen Sawsawera with the Heart, at dapat magkaroon. Again, in a world full of hate, judgments, pretensions, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sawsawera with the heart. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sawsawera with a heart.